Kids, welcome back sa ating channel. So today, nakita nyo hawak ko. So may panibago na naman tayong tutorial guys, no? Sa na gagawin. So gagawa tayo ng paper airplane. Okay, jet fighter F-15. So napakadali lang gawin to mga kasureta kids. So ano ba ang kailangan pag gumawa tayo nito? So syempre kailangan natin ng construction paper or any kind of paper guys. Color paper, bond paper, walang problema. Pwedeng-pwede. At saka, gunting. So, kailangan ng gunting. Hindi naman, sa dulo lang naman to na part. Nakikakat ka lang ng konti. So, kaya kailangan pa rin ng gunting. Para sa ito, itong art na to. Okay? So, yan. So, tara. Umpisahan natin. Umpisahan na natin mga kasureta peeps. Tsaka, isa pa mga kasureta peeps. Request kasi to ng dalawang baguettes na yan. Yan, no? Mga dalawang makukulit niya. Nakukulit. So, request nila. Gumawa na raw ako ng paper airplane. Ayan. So, sana magustuhan nyo guys. Panoorin nyo to. Let's go! So, ayan mga kasureta peeps. Sa paggawa nito, so, kailangan mo ito, siyempre, yung sinabi natin kanina, isang bond paper. Ang ginamit natin pala mga kasureta peeps is construction paper. Okay? So, any kind naman of paper. Excuse me. So, mas prepared yung ano, short bond paper size. Saktong-sakto yun, kapag yun yung sukat. Okay? So, first is itong buong papel. So, babangan natin itong ano natin kasi naharang. So, isang buong papel. So, first na gagawin ay tutupiin mo siya sa kalahati. Yan, ganyan. And then, so sa kabilang side, ito sa kahit saan, dito or dito. So, mag-form ka ng, tutupiin mo siya into triangle. Sa dulo, okay? Okay, and then sa kabilang side, fold mo siya, form it a triangle. So, yan. Kabilaan. Ayan siya. So, nakasunod ba guys, mga kasureta peeps? So, itong angle na to, ipo-fold mo siya, itapat mo dito sa dulo. Ayan. So, ipantay mo siya dun sa guide mo na naka-bend, na nakatupi na. Naka-fold. Okay? Ayan. So, yun yung pangatlo na pag-fold. Ayan. Okay? Next is, itong sa finold natin, may makikita kayong angle. Itong part na to. Ito yung pinaka-guide. Para itupi mo naman siya ng pa-upside. Okay? So, make sure na ang pagtupi nyo, fold nyo is sakto doon sa kanto ng ano, triangle natin. Kabilaan. Okay? So, para pantay din ang tupi niya. Okay? Doon sa guide na line. Sa likod. Yan. Tignan natin sa likod kung pantay na pantay po. Ayan. Okay? Pantay na pantay. Yung sa guide natin kanina sa naka-fold. Okay? Yun yung next na gagawin. And then, babalik mo siya ng ganun para kita mo na meron na tayong guide. So, then next, ifo-fold mo siya ng into angle ulit pa inside naman doon sa pinold natin kanina. So, sundan mo lang yung ano guide sa gitna. Sundan lang natin. Hindi na ako kita. Okay lang. So, ipo-fold mo siya ng hanggang dyan sa ito. Angle na to. Triangle na to. Hanggang dito lang. Ipo-fold mo siya hanggang dyan lang. Kabilaan. Make sure napantay siya guys ha. So, hanggang dito ang ipo-fold natin. Hanggang dito. Yan, hanggang dito na part. Okay? Kita nyo na? Then, i-open natin uli. Para makita mo yon guide na meron na tayo. Okay? Yan, kita nyo yung guide. Ayan. So, ipo-fold natin uli. Tulad nung sa kaninang ginawa natin. Napagka-fold. And then, yan. Meron na tayong guide. Doon sa ginawa nating pag-fold
inside. Okay? So, dito sa kabilang side, ayan, kung makikita nyo, parang may bulsa. So, para magkaroon, makakuha tayo ng another form dito. Tutusok mo lang yung daliri mo dito sa loob. Ito, to form an angle ulit. Okay? So, kasi yan yung magiging guide nyo. Guide sa pag-tupi nung ating ano, angle ulit. Sa bulsa, dun sa bulsa niya. Bunso, huwag maingay. Nag-tutor si tatay. So, yan. Meron na tayong na-form na ganyan. Okay? Na? Pakpak. Kuha ba? Ito, yung finold natin kanina. So, dito sa gilid, na may parang bulsa. Papasok nyo lang yung daliri nyo. Na ganyan, yan, yan. Yan o, yan o. Yan o. Sa loob, ayan. Kahitan natin, yan, yan, yan. Okay? Yan. So, ipapasok nyo lang yung daliri nyo para dun sa, para matupi natin to. Okay? Wait lang. Medyo na ano yung pagkatupi. Sorry. Yan. Yung bulsa, yan. Pag pinold mo siya, papasok mo lang yung daliri mo para ma-form natin yung angle uli para dun sa wings. Tutusok mo lang siya, guys, para ma-form natin yung angle. Okay? So, yan. Form na natin. Urong natin ito. Waha. Yan. So, kuha na natin yung angle. Yan na. May form na, guys. May form na. May form na. And then, next na gagawin natin. Yan, kabilaan, guys. Sa kabilaan, nagawa na natin. Ayan. Tutusok mo lang siya. Pinaka, ito yung pinaka-easy way paggawa ng paper plane. Yan, kabilaan. Okay, and then, ibalik natin yung sa pinold natin, yung sa half side niya. Yan. Tatanggalin mo lang yung nakapold kanina. Yun na yung maging forma. Yan, maging forma. Then, may guide na siya. Ito yung ipufold mo na kabila naman. Pabaliktad. Ayan, ganyan. So, pufold mo siya ng ganyan. Yung nakafold na pa inside, pa outside naman. Ayan. As ganun din, same na sa kabilang part. The next na gagawin natin is dito sa inner part. Itong dalawang to. So first, ipufold mo siya ng ganun. Angle na naman. Then, itong dulo na to, ng kanto na to, itatapat, dapat ilalapat mo dito sa itong ano niya, angle na to, ay corner na to. Ito. So, dapat abot ang pagtupi mo doon. Pero, dapat yung dulo niya is sakto naman dito sa pinaka dulo na angle. Dapat. Okay? Ayan. Boom. Tupi mo siya, upper side. Yan. Then, kabilaan yan, guys. The left part naman, left part. Yan, oh. Kabilaan. Tapos, ang gagawin natin, guys, next is, may guide na tayo na nakatupi, di ba? Naka-fold. Ipo-fold mo siya pa loob naman. Ayan. So, maingay yung bunso, no? Okay lang yun. May kasama akong bunso, eh. Ipo-fold mo siya pa loob. Patago. Inside. Ayan. Ganyan na siya. Magiging ganyan na siya. And then, ganun din sa kabilang part, kabilang side. Next is, ito naman, itong part na to. Itong part na to. Pufold natin ang yung dulo ng ano niya, angle niya. Dapat na, ito yung pinaka dito, guys. Yung pinaka dito niya, dapat mo fold natin. Pero yung dulo ng itong corner na to, hanggang dito lang sa middle. Itong straight line na to, ang pinaka pagitan niya. Hanggang dyan lang ang tupi niya, okay?
fold mo pa ganun. Okay? Para may guide siya. Kita niya? Okay, yung kabila naman. Fold mo siya. Pantay lang yan siya, guys. Yan, oh. Hanggang dyan lang din ang dulo sa middle na ano niya. Yan, diba? So, na-fold na. Kabilaan. Okay? The next, pu-fold mo siya inside pa ganun. May guide naman yan. May guideline naman. Yung pag-fold natin. Okay? So, pantayan dapat, guys. Ayan, oh. Yun. Okay, nakantay. Pantay yun, kasi tinupinan natin niya kanina. Pantay. Okay. Kita ba, guys? So, next natin na gagawin. Kaya, meron tayong gunting. Ayan. Tulad ng sinabi natin kanina. Kasi, magkakatay ng angle. Maliit na angle lang naman, guys. Mga kasoreta. Okay? So, ganun lang siya. Maliit lang na angle. Pa side up. Konti lang. And then, ayan. Yung dito na isang part, perpendicular. Ah, ba? Perpendicular. Diretso. Ayan. Ganun. Ayun. Ayan siya. Okay. Okay, next na gagawin natin is ipo-fold na natin to para maging formang ano na talaga, jet plane. Ayan. Fold naman natin to. To angle dulo, hanggang dulo, guys. Ipantay lang natin to, guys, ha. Ayun na mga kasoreta tips. Pantay lang natin para sakto sa fold. Okay, kabila naman. Yan, oh. Forma na. So, ngayon, itong tail na to, ito pina ganun. Pataas. Ayan, oh. Then, dito sa loob, sa dito na part na to, dun sa tinupi natin kanina, para ma-lock mo siya, para hindi magalaw, itong naka-bend na to, tanggalin mo lang yung isang part, tapos isusok-sok mo dito sa kabilang side na ganun, para buo siya, at hindi na siya ma-open, magagalaw. Yung, ayan, oh. Buo na, buo, buong buo. Okay? So, yan. So, kitang-kita na natin ang ating nagawang airplane. I love my paper fighter jet. Thanks, Tatay!